Magandang umaga, mga minamahal na kapatid. Purihin at pasalamatan po natin ang Panginoon para sa ating buhay, kalakasan, gabay at pag-iingat na iginawad niya po sa atin ng puspusan. Pasalamatan din po natin ang unang araw ito ng linggo at idalangin natin na tayo'y gabayan ng Diyos sa lahat po ng ating mga gagawin sa ating buhay. Ang mensaheng aking bibigyang pahalaga ngayong umaga ay hango po sa ikalawang aklat ng hari, kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 14, at ito po ang sinasabi. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya'y pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya'y may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, "Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel." Pumunta nga si Naaman na may dalang 315 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nitong si Naaman aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumubuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ito ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh.
at ikukumpas ang kanyang kanang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin? At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Naway maging pagpapala po ng Diyos sa atin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa napakagandang umaga na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay at kabutihang ibinibigay mo sa amin sa pagkakaloob mo ng iyong banal na salita na aming nagiging tanglaw at gabay namin sa araw-araw sa pamamagitan nitong aming morning prayer covenant. Gabayan at ihanda mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking sasabihin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan at maging bukas nawa ang aming mga puso, diwa at isipan. Tatanggapin ang aral na nais mong iparating sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang teksto na magiging tema o focus po ng aking mensahe ay matatagpuan sa Kabanata 5, talatang 2 ng ikalawang hari. Hayaan po ninyong sabihin ko itong muli. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Maging patotoo. Be a testimony. Kaya po ba nating magpatotoo? May panahon na ang Syria ay naging bantog at mapagtagumpay na bansa dahil mayroon itong isang pinunong ng hukbo na matapang. Subalit ang pinuno pong ito na nagngangalang Naaman ay hindi masaya. Bagamat hinahangaan po siya ng lahat dahil sa kanyang katapangan, lalo na sa digmaan, siya po ay may ketong o leprosy na tinatawag na matagal na niyo pong iniinda. Minsan sa labanan ay mayroon po silang nabihag na isang magandang dalagitang Israelita. Naisip nila na matutuwa po ang asawa ng kanilang pinuno kung ito ay ibibigay nila upang maging kanyang katulong. Bagamat bata pa po ang Israelitang ito, nakakitain na po ito ng kabaitan, katapatan at kasipagan. Kaya kinalugdan po siya ng lubos ni Ginang Naaman. Kapag tapos na po ang kanyang gawain, inaaninyahan siya ni Ginang Naaman sa kanyang silid at sila po ay nagkwekwentuhan. Marami po silang napapagkwentuhan. Una po, ang bayan ng Dalagita, ang kanya pong kaugalian, ang masasayang panahon sa piling ng kanyang magulang. Naikwento rin niya po ang Diyos na kanilang sinasamba. At ito po ang Diyos na buhay.
Matamang nakikinig naman po si Ginang Naaman sa dalagitang ito. Ginagalang niya ang mga sinasabi nito sapagkat nakita niya po sa buhay ng dalagita na bagamat katulong lamang ay naroon po ang katapatan at kasipagan. Hindi pa niya ito nakitaan ng pagsisinungaling, hindi tulad po ng marami nilang mga katulong. Maging ang pagsasalita po nito ay nagpapahayag ng maayos na paghubog ng mga magulang niya na anupat iginagalang at paniniwalaan mo talaga siya. Naikwento po ng dalagitang ito ang tukol sa isang propeta na ang pangalan ay Eliseo. Alam na po natin na si Eliseo ay gumagawa ng mga himala. Ang paghula po ni Eliseo na matatalo ng Huda at Edomang Moab na nangyari nga, no? Mahusay po siyang propeta. Ang napabalitang balo ng isang propeta na naghirap daw ng magkasakit ang asawa at nagkautang-utang, subalit namatay rin ang asawa. Walang naiwan kundi utang. Naubos po lahat ng naipundar, kaya lumapit po siya kay Eliseo. Wala na pong kapag-asa ang balo. Ang natitira na lamang na dalawang anak ay nais pang kunin ng kanilang pinagkakautangan upang maging alipin. Subalit nang lumapit kay Eliseo, ang kaunting langis ay nakapuno po ng maraming tapayan at banga. Kaya nabayaran ng mag-asawang ito ang lahat ng kanilang pagkakautang at namuhay po sila ng maayos dahil sa perang kanilang kinita. Habang ang mga ito po ay ikinuwekwento ng dalagitang ito, kitang-kita po ni Ginang Naaman ang katapatan at paniniwala ng dalagita kay Eliseo. At lalo nang ikwento po ang tungkol sa mayamang babaeng Sunamita na matagal na pong walang anak. Sabi po ng dalagita, tinutulungan nito ang propeta at nagulat siya ng isang araw, sinabi ng propeta, sinabi po ni Eliseo sa kanya, sa ganito ring panahon sa isang taon, ikaw ay magkakaanak. At ano po ang nangyari? Nagkaanak nga ba? Buong pananabik na naitanong ni Ginang Naaman. Medyo talagang interesado po si Ginang Naaman sa kinikwento ng dalagitang Israelita. Naku, sabi po ng dalagitang Israelita, lahat nga po kami ay buong pananabik na naghihintay. Biruin po ninyo kung saan-saan na nagpunta ang babaeng iyon, malaki na rin ang nagagasta, subalit hindi siya nagkakaanak. Hanggang nawala na po ng pag-asa ang mag-asawa at maging ang lahat ng nakakilala sa kanila ay hindi na umaasang magkakaanak pa sila. Subalit nagkatotoo ang sinabi ni Eliseo. Naku, di natuwa ang mag-asawa. Sabi po ni tinanong ni Ginang Naaman. Parang nakikita na rin ni Ginang Naaman ang pangyayari. Sumagot ang dalagitang Israelita. Aba, opo, at lumaki ang bata. Pero mayroon pong nangyari. At ito ang lalong nakagugulat. Tanong na naman ni Ginang Naaman po. Ginang Naaman. Bakit? Ano ang nangyari? Pinasasabik mo naman ako. Ano ba talaga ang nangyari? Sabi po ng dalagitang Israelita, isang araw po habang nasa anihan ang mag-ama, dumain po ng matinding sakit ng ulo ang bata, kaya ito ay ipinauwi niya sa kanyang katulong. O ano na nangyari? Si Ginang Naaman eh. Parang talaga very interested siya sa kinikwento ng dalagitang Israelita. Sinunod po ng katulong ang sinabi ng ama, subalit ang bata po ay namatay.
sa kandungan ng katulong. Naku, nakakalungkot naman, sabi ni Ginang na aman. O ano naman ang nangyari sa ina? Tanong uli niya. Ang bata po ay ipinasok sa silid ng ina at pinuntahan niya si Eliseo. Mabuti naman ang propeta po ay nasa kanyang bahay. Huwag mo nang tagalan pa ang pagkikwento. Talagang bilib na bilib po si Ginang Naaman sa dalagitang Israelita. Ano nangyari? Sabik na sabik po siya. Sumama po si Propeta Eliseo at ipinalangin ang batang patay. Ano ang nangyari? Hindi na makapaghintay po si Ginang Naaman. Sagot po ng babaeng dalagita, nabuhay po ang bata. Totoo? Sabi ni Ginang Naaman. Opo. Sandali silang walang imikan. Maya-maya po, muling nagsalita ang dalagita. Kung ang asawa ninyo, si Naaman po, yung leader ng hukbo, ay lalapit sa propeta ng Samaria, tiyak gagaling siya. Eh, ganun po, di ba? Magulat si Ginang Naaman. Ngunit, habang sila ay nag-uusap, nawala na po ang agam-agam ni Ginang Naaman. Halos hataki na niyang oras at inip na inip sa asawa na dumating na. At nang ito po ay dumating, mabilis na hinatak sa kanilang silid at ikwinento ang lahat ng sinabi ng dalagitang Israelita sa kanya. Kaya tapabilib po sa kwento, no? Si Mrs. Si Ginang Naaman. Doon sa asawa, kanya pumunta po si Naaman sa Samaria. At alam na po natin ang kwento na ang ketong o leprosy ni Naaman ay gumaling. Kahit nung una po ay labag sa kanyang kalooban, naggawin ang pinag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo na ilubog niya ang kanyang sarili ng 7 beses sa maruming ilog ng Jordan. Anyway, ang kanyang kutis ay naging parang kutis ng bata. Ngayon po, madalas ang Panginoon ay gumagamit ng mga pangkaraniwang tao tulad po ng dalagitang Israelita upang gumawa ng malalaking bagay. Pinatutunayan niya na hindi kailangang maging matalino tayo, mayaman tayo o maimpluwensya upang magamit ng ating Panginoon. Ang tanging kailangan po ay handa at may pagnanais na magamit para sa kanyang kalwalhatian. Sa panghuli po, nais kong tapusin ang aking mensahe sa isa pong kwento. Isang bata po sa Escocia ang nagkaroon ng kapinsalaan. Ang batang ito ay hindi lumiliban sa pagdalo niya po sa Sunday school. Masipag ang bata sa pagdalo sa kanyang Sunday school. Kaya nang 2 linggo na hindi na po siya nakikita ng pastor, dinalaw niya ang bata at nakita nga niya itong nakaratay sa karamdaman. Payat ang itsura ng bata. Habag na habag po si pastor. Tanong niya, mahinang mahina ka na, anak. Sumagot po ang bata, ah, opo, mahina po ako. Subalit, malakas po ako kay Jesus. Ito po ang naging tugon ng bata. Ulitin ko po, mahina po ako. Subalit, malakas po ako kay Jesus. Ilang araw lamang ang nagdaan at namatay po ang bata. Lubhang nahipo ang puso ng pastor sa malaking pananampalataya nito. Kanyang ikwinento sa kanyang kongregasyon ang kanyang pakikipag-usap sa bata at ang mapayapa nitong pagtugon.
malakas po ako kay Jesus. Alam ng bata ang mangyayari sa kanya, ang lalapit niyang kamatayan. Subalit, naroroon ang kapayapaan at pagtanggap sa mangyayari sa kanya. Nag-iyakan ang mga naroroon, lalo na po ang mga nakakakilala sa bata. Ang balita pong ito ay nailathala sa pahayagan sa Inglaterra at maging sa Estados Unidos. Napakalaking patotoo ang nagawa ng bata at nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Maraming na nagsasabing sila ay mananampalataya ang nagsiyasat ng kanilang puso at pag-iisip kung paano nila tatanggapin ang ganoong pangyayari kung dumating ito sa kanilang buhay. Mga kapatid, isang bagay po ang naisip ko. Masigit na mabuti ang maliit na bata tulad ng bata na nagniningning ang patotoo kaysa malaki tulad ng matandang tao na walang patotoo. Huwag po tayong manlupaypay kung walang gaanong talent. Tandaan na ang iyong buhay ay maaari pa rin maging isang patotoo sa iba. Ang kailangan lamang ay maging tapat at handa sa ipagagawa ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Naaman. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tulungan mo po kaming magpatotoo ng iyong kapangyarihan at pag-ibig sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Gawin mo po kaming handa sa bawat pagkakataon na maipakilala ka namin bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa panibagong araw, maging sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang pagising po natin sa umaga ay isa ng miracle na nararanasan po natin yung buhay, yung kalakasan, bagamat naririto tayo sa lupang katawan, pero higit lalo sa lahat ay nararanasan po natin yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang pahalagahan natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Minsan pa, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating sama-samang pananalangin naman sa umagang ito. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw, sa buhay, kalakasan, kalusugan at sambahayan na minsan mo pang pinaparana sa amin, Panginoon. Salamat po dahil mabuti po kayo sa amin. Salamat po dahil naririyan kayo, Panginoon, na sa iba't ibang karanasan ay kumikilos, gumagawa at patuloy po kayong nagpapadama ng inyong presensya, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mga panalangin na tinugon at nasagot, Panginoon, sa inyong tamang panahon. Salamat po, Panginoon, maging sa mga pangarap, mga plano na naganap o nangyari, o Diyos, dahil pinahintulot po ninyo na mangyari. Kung kaya't patuloy, Panginoon, na higit naming pinagkakatiwala, isinusuko, binibigay ang lahat sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagdalangin. Narito ang iyong mga anak, ang buhay ng bawat isa. Alam mo ang kanilang kalagayan, pinagdaraanan. Sila, Panginoon, na nangangailangan ng pisikal na kagalingan. At maaari po kaming lumapit sa inyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, na inyong hipuin, Panginoon, ang aming lupang katawan. Ang mga lupang katawan na ito na nangangailangan ng kagalingan mula sa inyo, O Diyos. Sila na nangangailangan din ng kapayapaan sa kanilang buhay, nangangailangan ng kapanatagan, Panginoon. Patuloy mong katagpuin sila ng inyong mga salita. Salamat po sa mga taong ginagamit, kinakasangkapan po ninyo, Panginoon, upang nagpaalala
ng inyong pagmamahal at ng inyong pagliligtas. Dakilang Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga magulang. Salamat sa buhay nila, sa aming mga ama't ina. Patuloy mo silang pagpalain, kalingain, at patuloy na samahan sa kanilang mga gampanin, gawain sa araw-araw, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa aming mga lolo at lola, sa mga senior citizen, sa aming kasalukuyang panahon. Pagpalain niyo po sila ng patuloy na buhay, kalakasan, malinaw na kaisipan, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, patuloy silang maging inspirasyon, maging pagpapala ng halimbawa ng buhay sa mga taong sa kanilang pamilya na patuloy na nakakasalamuha sila. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na patuloy, O Diyos, na naghahanap ng kabuhayan, ng trabaho, gabayan niyo po sila. We ask, Lord, opportunity pa, Panginoon, upang ang mga kababayan namin na wala pong trabaho ay magkaroon po sila ng sapat na matugunan yung pangangailangan nila, dahil meron din silang pangarap, meron din silang mga nais, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga bata at kabataan sa kasalukuyang panahon, hipuin po ang buhay nila. Gayun din po, Panginoon, patuloy po kayong kumasangkapan ng maaaring makatulong sa kanila sa kanilang paglago spiritually, Panginoon. Gayun din po yung mental, emotional na paglago po nila, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kaalaman, ng karunungan sa mga maaaring makatulong sa kanila, katulad ng simbahan, katulad ng barangay o komunidad, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang kasalukuyang nangyayari po sa mundo. Naririyan ang gera, ang mga karamdaman. Panginoon, kayo pa rin ang Diyos na may hawak at nagpapangyari ng lahat. Sa mga kamay mo, pinagkakatiwala po namin, dakilang Diyos, ang inyong mapagmahal na presensya ang patuloy naming maranasan. Salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin minsan pang maghapon na maging isang bagong karanasan, isang bagong buhay muli, na kayo ang aming buhay na Diyos na kasama. Sa inyo po ang papurit pasasalamat, aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.